Yon, ayan na, may puntag. Ayan. Good morning. Medyo makulimlim po ang aming panahon din po, mga kasuelo. Ayan, oh, may ambon-ambon. Kulimlim. So, tungo ako muna sa ano bago ang lahat. Bago ako mag start doon sa pagpabrikit sa ating bed frame. Narinig ako ni CJ, CJ Andy. Napakan ko yung madulas po, mga kasulo. Buti na lang medyo may pagkaano ako. Jitli. De. Ayan na. Patingin ko pala, belated happy birthday kay Boss Arthur Alcacid. Ayan. Ang diniriwang siya kahapon ng karawan niya. Ayan na. Belated happy birthday, Boss, at salamat na marami. Thank you sa suporta at salamat sa inyong wish at nakasama ako sa inyong wish na dito sa aking ginagawa dito sa probinsya. So shout out sa iyo, Boss Arthur Alcacid, at sa inyong pamilya. Ayan, ingat kayo lagi dyan. Belated happy birthday ulit. So pakain muna ako sa mga alaga bago ako mag-umpisa dun sa bahay. Si Mrs. Hiwalay kami na siya ang nagpapakain sa baboy, kasi nag-chat siya si Andro, di daw siya makapagpakain, baka nandun sa kanyang misis, kasi taga ibang barangay ang kanyang misis kasi. So sabi niya ako mo lang muna. So si Mrs. doon sa baboy, ako din eh. Tapos mag-attend siya ngayon ng pintikasi or bayanihan sa eskwelahan, Brigada Eskwela, yung tawagin. Linis-linis, so walang pasok yung mga bata ngayon. Gawa ng bayanihan nga, yung mga nanay, ang nilinis sa eskwela. Hala. Kawawa, yung saging, oh, sayang, oh. Inano ng kalabaw. Ayan. May bunga pa naman to, dalawa. Inain. Pero ang ano nito, ang dumali, yung kalabaw din na may-ari. Kahapon nakita ko kahapon dito. So walang problema kasi may-ari lang naman ang nakasira. Wendy! Good morning! Diba? Good morning daw, sabi niya. Oh, ka makalala, meron akong dala sa'yo. Natuwa ako kahapon sa mani, sa ating mani na tinisting. Maraming laman ng aking nabunot. So, doon sa gitna, siguro kukunti lang yun. Oh! Sabi niya, tama na ang daldalan, kain na. Sige, kakain ka. Kakain. Oo, kakain. Okay na. Okay na. Tapos na ang lahat. Ayan, uwi na ako, pero nadaan ako ngayon sa palayan. Siyempre, silipan ko kung ano na nangyari, kung may epekto ba yung ating in-apply doon na gamot pang patay insekto. Tingnan ko kung meron pang lumilipad-lipad. So, ang hindi ko pa nagawa doon sa palayan ay yung pag-i-spray doon sa makapal na damo, yung katulad dito. Ang hirap tabasin. Hindi pa ako nakabili ng gamot. Kasi nung pagpunta namin doon, walang stock. Eh, meron pero sobra naman laki. 2,000 ang presyo, isang galon. So, kukunti lang naman ang ating gagamitin. Balik ako siguro sa bayan. Maka-tiyempo. Makabili ng gamot para ma-sprayan yung paligid. Yung sa mga masukal. Baka pagtaguan lang ng pamahaya ng mabait. Kainin yung ating palay. So, daanan ako ngayon sa palayan para check. Yun o, matakbo na o. Silip lang po ako din sa palay. Tapos, umpisa na doon sa bahay at pabrikit. Tara! Yun, dito tayo. Ito yung sinasabi ko po sa inyo. Ayan. Kailangan isprayan. Sobrang kapal nito. Duduguin ako nito pagka manumunuhin ko. Yan lang naman, sa taas.
Pero dito, okay na. Ang ating palay po mga kasulo. Maganda naman pala ang resulta. Ayan o. Ayos. Kaganda. Pure bensin. Pure asog. Okay. Pagka may nakita na akong ano na nagbubuntis na sila, hudyak na ng aking pag-aabuno. So, bili tayo ulit ng abuno. Yan, shout out po sa nakakaalam ng abuno sa pagbubuntis. Baka po mabigyan nyo po ako ng idea kasi po wala pa po akong idea kung ano ang iabuno ko dito. Kasi yung kung iabuno ko ditong urea, yung ganun pa rin yung pinakabuno namin noong nakaraan. Palagay ko magdahon lang sila, pakapal lang ng dahon. Hindi yung talagang pampabunga. Yan. Yan, shout out po sa inyo. Comment lang po sa mga nakakaalam. Ayan, hingi lang po ako ng idea kung ano ang klaseng abono ang aking ano nito. Or spray ba na pampabunga. Hindi ko alam kung spray o abono. Mas maganda yata abono. Ayan, wala na siyang damo rin yun. Uwi na po ako mga kasulo. Ano, kagandang pagmasdan ang ating palayan, no? Kaganda. 360 natin para makita nyo yung view. Okay! Ha? Minaw kasi maka-almusal pa pala ako. Hindi pa ako nag-almusal eh. Kasi inuna ko yung mga ano, nagkape lang ako. Kailangan mag-almusal muna bago mag-upisa. Kakat ako ng bakal tapos sipat-sipat na lang kasi nagkawa ko na yung mahirap. Ayos, si Mrs. nandyan sa eskwilahan sa taas nag-brigada eskwila. Ganda o. Oh. Uhuy! 1 hour later. Yun, nakapag-almusal po ako mga kasuelo. So panahon na, oras na para magpatuloy itong aking paggawa ng bed frame. Ito, nakating na ako ng mga bakal para i-symbol ko na ilagay doon sa ginawa kong paa, paa-cord o paa-baluktot. Yan ang aking assistant. Yan. Si Jake, dahil wala yung mama niya, kaya nandito na sa taas. Wala daw siyang pasok, tsaka umuulan sa labas. Ayan, no? Umuulan. Yung sinampay, hindi ko ma-ilabas dahil umuulan. Diyan lang muna yan. So mag-cutting na lang ako muna ng ano din eh. Bakal. Si Mrs. nandun pa sa eskwela. So habang wala siya eh ano ko muna to. Putol-putulin ko na yung mga bakal na gagamitin. Bago ako magpabrikit. Tinan ko kung makaya kung ako lang mag-isa. Kasi medyo malapad to. Mahirap. Mas maganda may hahawak sana. Para mapag-spot ako. Puputol muna ako. Thank you.
Ayan, na ready ko na yung mga paa. Na spot ko na at na grinder ko na rin. Ayan, siya. Ready na sila, kaso wala pa yung aking assistant kasi nandun pa sa eskwelahan, may meeting pala ko. Lag meeting, so gawin ko na lang ng paraan to para ma-spot ko to. Kaso-kalsuhan ko na lang para mabuo ko na, kasi mamaya pa daw makakuwi yung misis ko dahil nandun pa sa eskwelahan, nag-chat sa akin. Tapos si mama na lang ang magluto doon sa baba, nagluto siya ng ulam namin tanghalian, siya na lang ang pinaluto. So gawin ko na lang paraan to para matayo ko na, masimbol ko na ba. Ayan na, kahit medyo hirap, ay nabuo naman, worth it naman, ayan o. Ayan na siya, na-forma na. Ayan na yung queen size bed frame natin, bed frame naman, bed frame, ayan. So, madali na lang yan kasi tumbok-tumbok na lang. Siguro lagyan ko dito sa gitna pa. 2x2 ang aking ilagay sa gitna para yung uno, lapat doon sa 2x2 sa gitna. So nakaano siya, nakapatong siya. Okay. Ayan o. Ayan na siya. Medyo nahirapan lang. Tinawag ko si mother kanina para itumba. Kasi pag ako lang mag-isa, baka matanggal yung aking pag-spot. Madisgrasya pa. So okay na. Ayan, spot-spot pa lang yan. Bayan ko lang konti ito para hindi na baka matanggal, kakalas. Oh, oh, oh.
Yan po ang actually, nabuko ko na ng paunti-unti yung ating queen size bed frame. Okay, yung gagawin na naman po ay ito yung pang main event na. 1x2 ng ating i-apply dito or ilagay, isalpak. Dahil ito na, kinisti ko po mga kasulo. Talagang naglakad-lakad ako dyan. Talagang walang kayanig-yanig. Yung ginawa kong single bed frame po ay ang nangyayari doon, bale ano lang, apat lang na 3/4 ang nilagay ko dito sa gitna. Ngayon, kasi malaki to, queen nga, ginawa kong 5. Ayan, paras-paras po yung allowance po mga kasulo, kasi siyempre ginamitan natin ang magic cellphone calculator para paras-paras. Ayan, 1x1 po yan. Kasi yung single bed frame yung para kay mama, magaan lang naman si mama. Kaya 3/4 lang nilagay ko para tipid pati sa materials. So ito, medyo malaki-laki, kailangan matibay. Kaya 1x1 ang aking ginamit. Tapos siyempre mayroon support sa gitna na 2x2. Siyempre naka ano pa rin siya din eh. Naka kaya 1x2 ay 2x2 nilagay ko. Kasi para sasampa siya dito. Ayan o. Diba yan o. Nakasampa. Ito, sobra ko to. Nagamit din. Yung mga sobra-sobra kong materialis. Mga retaso. Ayan o. Sus, naku po. Nakapakatibay po mga kasuelo. Nakasampa siya sa ano. Tapos, plus siya dito. Ngayon, siding naman ako. Paikot, 1x2. Tapos, ang magiging sobra ng 1x2 ko, meron dito ko ilagay i-design. Tingnan niyo po, abangan niyo po mamaya. Maya-maya lang kasi siyempre pahinga-pahinga muna ako kasi ang init din eh, walang hangin. Mainit pag sa kulob ka mag-welding, talagang tagaktak yung pawis mo kasi walang hangin. Tapos yung spark pa, yung usok, init. Kaya pahinga muna ako. Tapos habang nagpapahinga, siyempre nagpaplano, nag-isip-isip kung anong magandang gawin na design doon sa yung kay mama, may diamond sa uluhan. Ito siguro gagawin ko, ano lang, simple lang, yung ganyan-ganyan lang. Sige, mamaya, abangan niyo po. Meron ako naisip dyan para dyan. Simple pero rock nux. Okay. Yun o, ayan na, nalagyan ko na ng siding yung ating bed frame. So, huling hakbang, huling gagawin ko ay yung design na dito sa ulo. Ayan siya. Ngayon, meron pa akong sobrang 1x2. Yan ang aking gagawin pang design dito, pang main event. Ano lang, yung design, ano lang. Nagan ko ditong bali posti, dalawa. Tapos, pag ganyan. Thank you.
So ayan na update po tayo sa aking nagawa na paper po mga kasulo. Ayan na nabuo ko na po ang kalahatan. So ano na lang, plywood na lang aking bibilin bukas. Pabili ako sa Abalabal siguro ni Pablo. Ito na. Ito. Oo. Ayan na po mga kasulo yung ating wood frame na queen size ang sukat. Ayan. Tapos ito ang pinaka-design niya sa uluhan. Yan, simple lang po. Ayan. Ayan siya. Siyempre naka-sarado to. Sinara ko tong dulo-dulo. Ayan o. Sarado yan. Tapos may allowance siyang Jess. Sa kabila din Jess. Ayan, parehas din yan. Okay. Oh. Ikaw dito, ako dito. Dito. Wala pang plywood. Lalagyan pa ng plywood bukas. Ah, hindi pala. Siyempre, grinder, pintura. So, kahit mahuli na lang yung plywood. Bali, ang makain itong plywood ay isang piraso. Isang piraso dito, tapos may pinagtabasan. Bali, dalawa pala. Tingnan ko kung kakasya yung mga retaso. Pero, ang alanganin, dalawa na lang bilhin ko. Okay, ayan po ang kabuuan ng aking bed frame na gawa ko na. So bukas, pintura. Grinder, pintura. Kaganda. Sobrang tibay po mga kasulo. Talagang nilindagan ko pa to. Ah, swelo. Okay. Magpapakain pa ako ng baboy kasi umakyat dito si Andrew. Hindi daw makapakain kasi aalis siya. Sa pupunta siya sa asawa niya. Birthday pala ng kanyang asawa. Yan, happy birthday sa asawa ni Andrew. Si, hindi ko, nakalimutan ko pangalan nun. Ay, Janita pala. Ayan, happy birthday. Masig na ilitsyon-litsyon diha. Okay.